Magandang umaga mga kuys! Music here and welcome again to our vlogs. So for those of you guys na hindi pa nakasubscribe sa ating channel, guys, appreciate if you can like, share, and subscribe to our channel para bilikin sa mga videos na ina-upload ko. So ngayon, papunta tayo dyan sa may Country Funders Warehouse dito yan sa may Pandi Road, Santa Maria. Dahil alam nyo naman, nakakuha na tayo ng visa approval kay chairman na bumili ng ating second bike. So at tinitignan natin na second bike is una, pwedeng pang araw-araw na scooter na kung maaari ay kasya yung mga bag ko. And pangalawa, kung pwedeng TMX na pwede natin gawing project bike na scramble build. And according sa mga nababasa ko sa internet at napapanood ko sa YouTube, Country Funders is isa sa mga warehouse na nagbebenta ng mga murang second-hand na motor. Tingin-tingin muna tayo doon, tingnan natin, baka pumasok sa budget natin. And pumayag na si chairman din sa makikita nating motor doon. And update ko na lang kayo sa mga prices, okay? So balik na lang tayo once nandun na tayo, alright? So dito, turn right daw, Manggahan Elementary School. San siya? Feeling ko diretso pa siya. Ha, ayun! Malaking warehouse talaga siya. Yan! Yay! And so mga kuys, ito na yung pinaka-front ng warehouse nila. Sobrang daming bikes. And so siyempre nagpaalam muna tayo sa loob kung pwede tayo mag-vlog. Sobrang laki ng warehouse nila. Ang daming choices na motor. Tingnan natin yung mga motor na pwede natin makita rito. Ayun mga kuys, so sobrang daming motor na nandito. Grabe. Sobrang dami. So, ang hinahanap natin is yung katulad nito, Honda. Kasi ito na not for sale pala. May TMX dyan. Supremo yun eh. Iba pa yung Supremo. Ang kailangan natin kasi... kailangan natin. Ang gusto ko kasi sana ganito yung ano, ganyan yung side. Yung Supremo kasi, medyo sporty siya. Ha? Eh, not for sale nga eh, no? Not for sale. Hindi meant to be. Hindi meant to be. Sige, hanap pa tayo dito. Itong Barako, pwede rin yan, no? Ayun, may TMX dito, dalawa. Ayan, ha? Ayun, no? Ito, oh. Hindi ko rin alam. Pero ito, mas madumi, mas basag-basag, mas okay. Ito, pwede to eh. Alin? Eh, kasi mawawala rin yan. Tatanggalin din yan. Ito, tatanggalin din to. As in, tatanggalin yan. Alin? Pinkug. Pwede yan. It's either sa dalawang yan pwede. Kaso, walang baterya pala. Ay, mga, siguro mga walang baterya lahat mga nandito. Ang dami. Mga kuys, ang daming bikes dito. Ayan o. So, kung nag-aanap talaga kayo dito ng mga second-hand bikes, dito. This is the place to be. Siguro, walang not for sale eh. Oo, oh, ayan, kasali yan. Medyo madumi lang yung mga bikes dito, syempre, kasi warehouse talaga siya. Ito, parang okay ito. Ito, ganito yung inaanap ko. Dapat ganito yung side. Yung tangke, wala akong pakialam kung pinkog-pinkog yan. Mas madumi, mas sira-sira, mas okay. Kasi makikita natin yung before and after na mangyayari. So, yan, pwede. Kasi ang gagawin natin talaga, ang itira lang natin is yung pinaka-body tsaka yung makina. Ito, tatanggalin natin to. Ito, mapapalitan, ito pa ba? Ito, mapapalitan, ito, mapapalitan. So basically, strip off talaga yan. So, eh, ganun talaga. Ang itira ito, itong makina tsaka itong body. Eh kung nagbibenta sila ng ganun, why not? At saka puputulin din ito pala, itong pinakabatalya dito. Pero syempre, isa pang gusto natin tignan is mas okay ba na scrambler build yung bilin natin or yung mga katulad nito na pwede pang araw-araw. Yun din yung isa kong tinitignan. Ano ba sa palagay mo? Tingin ka naman tignan. Yung click 125, okay pa. Oo nga eh, kung okay pa eh. Not for sale din? Ano ba yan? Hindi, not available. Not available, pero hindi not for sale. Tingin pa tayo. Pati ko ba, chairman? Ayaw mo mag-bike? Ba tayo mag-bike? Sarap-sarap mag-bike eh.
dami-daming lady riders na bikers eh. Shout out, Tet. Di ba, parang Takeshi's Castle lang dito. Ito, may mga price pala dito eh. Ano mo? So, ito. 25,000 cash. Wave 110. Pero kasi mukha pa siyang okay. Ang inaanaman natin, yung hindi talaga mukhang okay. May mga 2.5 dito. Ayun, may TMX oh. Ay, ito, TMX. 25,000. Ha? Hindi, kasi mahal daw itong tape dito. Ayun, no? Mahal yung pagkakatape nila dito, kaya 25,000 yan. Ba't wala sila mga presyo? Gusto ko may mga presyo. Ay, o nga, no? Puro TMX pala to. Pero parang puro 25K yung mga TMX nila dito, no? Tama ba? 25K. Pero kasi dun sa site nila, meron silang mga 10,000 na lang dun. Kaya dito ako nagpunta. Siguro yung mga not for sale yung mga 10,000 nila. 25K. Oo nga, no? Puro 25K. Ba't ganun? Na 25K yung ilalabas natin. Sige, hanap tayo ng ano, hanap tayo ng mag-assist sa atin. Ayun sa mga kuwis nandito, Sir Jonathan, at siya yung nag-assist sa atin dito sa Country Funder. So, sir, usually, how much yung average yung mga price natin? Especially sa TMX, kasi TMX yung hinahanap ko eh. Sa TMX natin, sir, selected units ng TMX is 25,000. Mm-hmm. Cash yun or cash, installment? Cash po. Cash yun, okay. Kung sa installment naman, sir, pwede nyong kunin na 3 pesos down payment. Mm-hmm. Mag-a-advance ka na lang ng monthly niya, which is 1,591 yung month. 1,591. Ilang months po yan? 36 months. Tapos, yung paano ba yung magiging papers nun? If ever na kinash nyo po, ibibigay po namin yung deed of sale. Open deed of sale. Open deed of sale, tapos yung ID nung original owner, tapos yung ORCR. Okay. So, kware ako, meron akong 25,000 'yan. Kware, meron tayong 25,000 'yan. Gusto ko nang bilhin yung isang TMX. Pwede ko na ilabas? Yes, sir. Pwede na po. Ah, pwede na. Ganun kabilis. Tapos, wala naman siguro mga record yun sa LTO. Kasi syempre, yun yung magiging questions ng mga viewers natin. If ever naman na may issue sa LTO, sir, may nakadikit dyan na may LTO alarm. Okay. Pero mostly naman, wala naman. Pero meron magiging ganun pa rin? May meron mga kami selected mga bike. Isang motor ganun dati, may LTO alarm. Pero okay naman. Yun lang isa. Pero wala nang nasunod. Pero sure naman tayo na kawari bumili kami dito. Wala namang biglang masi-charge sa amin na violation ng... Wala pa naman nagpo-concern sa amin na client dyan. Mm-hmm. Wala pa naman. Sige, sir, kung cash, ano yung ano natin? Anong requirements po natin? Sa yung cash, sir, ID lang. ID? Valid ID lang. Valid ID. Pagkabigay, bigay agad ng open DOS, tsaka yung original ORCR. Kung ano po? Yung original, sir, 2 to 3 weeks kasi nire-request pa namin yun, sir. Mabibigay muna namin sa inyo, sir. Yung photocopy. Tapos may resibo naman kami, sir, ng country fund. Okay. Pag installment po, anong requirements po na? 2 valid ID, sir. Tapos proof of billing, tapos proof of income. Okay. Yung po sa mga employed? Opo. Sa tapos, mga... Sa self-employed, like business, pwede silang barangay business clearance, feature ng business, valid ID, tapos Meralco bill. Yun yung proof of bill. Tapos kapag yung mga, di ba may mga OFW? Remittance naman, 3 months latest remittance, sir, sa OFW. Okay. Tapos kasulatan dun sa nagpapadala na pinapayagan siya kumuha ng motor. Hindi naman kailangan ipa-notarize yun. Talagang naman, ano letter lang. Letter sir. Lang. Tapos valid ID, tapos Meralco bill. Yun lang din. Sa napakaraming motor nyo rito, ano yung mga pinaka-murang nakalist sa inyong motor? Kinakamura namin dito sa Wave. Yung Wave 110. How much yung usual ng Wave 110? Same as TMX, sir. 1,591 yung monthly for 36 months, tapos 3 pesos down payment. Pero ba't may nakita ko dun sa ano sa Facebook po ng Country Funders na yung TMX 10,000? Up to 10,000, sir. Yun yung parang range niya sa 10,000. Oh. May mga 10,000 kami, sir, kaso sold na po. Sold na talaga? Bali, 25,000 yung mga natitira namin. Tapos lahat ng unit namin dito, sir, 2019 pataas. Year model. Wala kayong 2018 below? Wala. Meron kaming konting 18 wage. Okay. Pero the rest niyan, sir, 19 pataas. Alright, sige. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.
you guys are in market for a second-hand motorcycles and medyo limited pa rin yung budget nyo, worth a try na puntahan nyo itong warehouse na to. Country Funders, dito lang siya sa may Santa Maria Pandi Road. So, hindi ko siya makita sa Waze, pero ang landmark niya is yung Manggahan Elementary School. So instead of going left sa may Manggahan Elementary School, right kayo papunta dito. Tapos dire-diretso lang papunta doon sa pinaka-warehouse nila. Pero if you have some questions, post ko na lang dito yung contact details ng Country Funders sa kanila, Sir Jonathan. Dito mismo yan sa warehouse sa may Pandi. Hey mga kuis, thank you again for watching this video. This is just a quick vlog. This has been Music signing off. Always remember, stay safe, ride safe, and God bless.